Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Friday Night Bible Study at ating sinusubaybayan at kasama tayo naglalakbay sa ministeryo ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos. At nakita natin ang ating mga naranasan at karanasan sa ating pagsunod sa Kanya. Ngayon po sa panahong ito ng ating Panginoon ay basahin natin ang Mark chapter 12. Verse 35-37. Ganito ang sinasabi. Mark chapter 12, verse 35-37. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, ay sinabi niya, paanong nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? E si David mismo ang nagpahiyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Tinawag din siya ni David na Panginoon. Kaya't paano siyang magiging anak ni David? At ang napakaraming tao ay tuwang-tuwa sa na nakikinig sa kanya. So pansinin natin na dito sa panahong ito, ang mga eskriba, parisayo at mga religious people, talagang kanilang ipinagmamalaki na muling itatayo ng Diyos sa pamagitan ng lahi ni David, isa sa lahi ni David, ang kaharian o ang bayang Israel laban sa mananakop na Romano. Kaya ito ang ating titignan ngayon. Ang pag-asa nila ay ang Mesiyas, si Kristo na darating. At ito ngayon ang katanungan ng Panginoon at kailangan natin itong pag-aralan at bago lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito na muli kaming tutunghay sa mga salita ninyo na kung saan ang mga katotohanan tungkol sa aming Panginoong Jesus, sa kanyang pagkatawang tao, kanyang paghahari, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay at nawa maunawaan namin ito ayon po sa kaunawaang kaloob ninyo sa liwanag ng pagtuturo ng banal na Espiritu. Ang lahat ng ito isamod na langin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, kung ating titignan, pinatahimik ng Panginoon ang kanyang mga kritiko simula pa lamang. Ngayon po ay Martes sa panahong ito ng ating Panginoon at siya ay nasa huling linggo na bago siya maipako sa krus. At kanyang kinaharap ang lahat ng mga kritiko at pinatahimik niya ang lahat. Lahat ng mga nagkukwestiyon sa kanyang authority, nakita natin nakaraan Mark chapter 11, at kanya itong ipinahiyag na siya ay mayroong authority. At kanya rin pinatahimik ang mga Fariseo, Herodiano, tungkol sa buwis na kailangan silang magbayad. At ganun din ang mga Saduceo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kita natin Mark chapter 12 verse 18 hanggang 27. At ngayon ay nakaraan ay ati rin natalakay tungkol sa mga eskriba at nagtatanong ano ba ang pinakadakilang kautusan na dapat sundin. At itinuro din ng Panginoon na ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa. Dito nananaig sa pagkakataong ito ang katuruan ng mga eskriba na muling itatayo ng Diyos sa pamamagitan ng direktang inapo ni David ang kaharian ng Diyos o ang bayang Israel laban sa mananakop na Romano. At ibabalik daw o ibabalik niya ang kaharian ni David bilang Mesiyas. Now, ganitong pangangatwiran, mga kapatid, ay nagtuturo ng maling akala na ang kaharian ng Diyos ay pampulitika imbis na espiritual. Na ang kaharian ng Diyos ay ayon sa nasyonalismo imbis na pangkalahatan. Nais nilang maibalik sila. Sila ay mga nasyonalista. Kaya si Jesus ay nagtanong sa mga eskriba at mga pariseo tungkol kay Kristo, tungkol sa Mesiyas. At yan ay binasa natin verse 35-37 na ang Mesiyas o ang Kristo ay anak ni David, ngunit
tinawag din ni David na ang Kristo ay Panginoon. Tila pala isipang hindi nila masagot ito. Anong problema? Sapagkat bagamat relihiyosong mga tao ito at magagaling, mga scholar, mga elite, mga kapatid, sila po ay hindi makasagot pagdating sa espiritual na bagay. Kung ating babasahin ang 1 Corinthians 2:14, ganito ang sabi, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ang problema sa marami pong mga may mga nangangaral tungkol sa mga bagay na espiritual at ito'y kanilang nililiteral. Kaya marami rin po ang mga nakikinig na nag-aakala na sila po ay talagang nakaunawa tungkol sa kanilang kaligtasan pero ang kanilang pangunawa ay batay lamang sa intelektual o sa makalamang pamamaraan. Kaya napakahirap po mga kapatid na ang mga salita ng Diyos ay uunawain sa laman. Sapagkat dito po sa pangyayaring ito, even scribes and Pharisees, mga Saduceo, sila po ay mga scholar, mga matatalino, ngunit ang kanilang pangunawa sa salita ng Diyos ay literal. Now dito po sa ating binasa tungkol sa Kristo, ang tinutukoy ng Panginoon dito, ito'y sinipi niya o kinote niya sa Psalms 110 verse 1 to 7. Gusto ko lang basahin upang maunawaan natin ito na yung pong katanungan ng Panginoon ay talagang nasa banal na kasulatan. Ganito sa Psalms 110 verse 1 to 7. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ang iyong paa ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamumuno ka sa gitna ng mga kaaway mo, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan mula sa bukang liwayway ng umaga ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay, dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot. Siya'y maglalapat ng hatol sa mga bansa, kanyang pupunuin sila ng mga bangkay. Wawasakin niya ang mga pinuno sa kapalaran ng lupa. Siya'y iinom sa batis sa tabi ng daan, kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Ito po yung sinipi ng Panginoon na gustong ipaalam niya doon sa mga eskriba sapagkat pinaniwalaan ng eskriba na mayroong Mesiyas talaga at yan ay katotohanan. Subanglit, hindi nila ito naunawaan ayon sa pagkakapropeseya sapagkat ang kanilang isipan ay makalaman. So kadalasang sinisipi ang Old Testament sa New Testament at ang bagay na ito, sinipi ito o kinote ito na halos mayroong 30 times, no, 33 ulit sa Bagong Tipan. Now, habang hindi makasagot ang mga pariseo tungkol sa sinabi ng Panginoon na ang tumutukoy sa Mesiyas, bagamat si David ang kausap dito ng propeta Nathan, habang hindi nila masagot ito, taglay natin ang benepisyo sa ating panahon, kumpletong revelation, kumpletong salita ng Diyos ang ating nakita at nabasa upang maunawain kung paano kapwa ang Kristo ay anak ni David, ay Panginoon din ni David. At paano kapwa pinutunayan ito ni Jesus, sapagat sa atin po, pangunawa natin sa banal na kasulatan ay nasa Espiritu. So ngayon tignan natin ang dalawang tanong na ito. Unang-una, nabanggit dito ng ating Panginoon sa verse 35 na ang Kristo ay anak ni David at yan ay katotohanan. Ating basahin verse 35. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David?
ang mga eskriba ay nagpapatunay sa lahat ng kanilang pagtuturo na ang Mesiyas, ang Kristo, ay mismong anak ni David or ina po ni David. Na ito po ay hango doon sa pahayag ni Propeta Nathan tungkol kay David at tungkol kay Solomon doon kay David. Na si David po ay magkakaroon ng anak na magtatayo ng templo, at hindi si David ang magtatayo mismo, kundi ang magtatayo ng templo ay ang kanyang anak na si Solomon. At alam natin, itinayo ni Solomon ang napakagandang templo, at hindi pinintulutan ng Diyos si David, sapagkat si David, ayon sa Diyos, napaka dumi ng dugo ng kanyang mga kamay, hindi siya karapat dapat na magtayo ng templo sapagkat puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin, marami siyang mga pinaslang. Kaya, ang sabi ng Panginoon, doon kay Nathan upang ipahayag kay David na mismong anak mo ang siya magtatayo at hindi ikaw. At alam natin, ito ay si Solomon. Tumutukoy kay Solomon ang sinabi ni Propeta Nathan dito kay David, ngunit ito po ay tumutukoy sa higit pang dakilang ina po na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So makita natin dito na mayroong literal na pahayag ang Diyos sa kanyang salita, ngunit may kahulugang espiritual na ito'y tumutukoy sa darating na Kristo, ang Mesiyas. At patunayan natin na ito rin po ay ang mga pinangako ng mga propeta. Ito yung mga pahayag ng mga propeta na darating ang Mesiyas at yan ay tumutukoy kay Kristo. Hindi doon kay Solomon. Bagamat sa physical na templo, si Solomon talaga magtatayo. Ngunit pagdating sa spiritual kingdom, ay walang iba kundi ang Mesiyas. Now, tingnan nyo, ito ay inihula at ipinangako sa panahon ni Isaias, Propeta Isaias, chapter 11, verse 1 to 5. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse, si Jesse yung tatay mismo ni David, at sisibo lang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasyam man ng ayon sa narinig ng kanyang mga tainga. Kundi sa katwiran ay hahatulan niya ang dukha at magpapasya na may karampatan para sa maaamo sa lupa. Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at sa hinga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ang masama. Katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang at katapatan ang pamigkis ng kanyang mga balakang. Ito po'y propesya tungo kay Kristo. Si Kristo ang sinasabi nito, ang ating Panginoong Jesus. Gayon din kay Propeta Jeremias, mababasa natin Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6, ganito ang sabi. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan, at manggagawad ng katarungan at katuren sa lupain. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon, ang aking katwiran. The Lord is my righteousness. Tumutukoy kay Jesus. Pagdating rin kay Propeta Ezekiel, ganun din. Ezekiel chapter 34 verse 23 to 24. Ezekiel chapter 37 verse 24 to 25. So ito'y tumutukoy kay Kristo at hindi na natili doon lamang kay Solomon. So sa panahon ng New Testament, sa Bagong Tipan, karaniwang inaasahan ito ng mga religious people, ng mga Hudyo, mga kasama na dyan ng mga Pariseo, eskriba na nangangaral, na ang Kristo ay mismong sa lahi ni David, magmumula sa lahi ni David. Kaya nga, totoo yan, na si Kristo ay anak ni David. Ibig sabihin, si Jesus po ay ina po o lahi nagmumula kay David
At tignan natin ito sa bagong tipan ayon kay Mateo at ayon kay Lucas. Alam nyo ba na ang si Kristo sa kanyang lahi ay magmumula po sa royal ancestry, royal o malahari na ninuno. Ibig sabihin, makaharing ninuno mula kay David, nagmumula kay David. Si David po ay mayroon pong anak na si Solomon at mayroon din pong anak na si Nathan sa kanyang ibang asawa. At mula kay David, sa lahi po ni Solomon, lalabas po rito si Jose. Doon magmumula. Doon, yun po si Jose ang magiging tatay-tatayan nitong si Jesus Christ. Pero doon naman kay Lucas, sa anak ni David ay magmumula kay Nathan, na anak ni Nathan, at ito po ay darating po rito, lalabas si Maria. Mapapansin natin, una, kay Jose, Matthew 1:1, ganito ang pinagmulan. No? Ito ang aklat ng lahi ni Yesu Kristo, direktang anak ni David na anak ni Abraham. Nakita nyo? Si Yesu Kristo po ay talagang ina po ni David at si David na anak din ni Abraham. So, Jesus Christ to Abraham. Ating basahin ang verse 16 to 17. Matthew 1:16 to 17. Naging anak ni Jacob si Jose. No? Sino yung si Jose? Yung anak ni Jacob. Pinagmulan kay Solomon. No? At pagdating sa 16, naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria. Naging asawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Si Maria naman ang siyang nagsilang kay Jesus na anak ni Kristo. Alam natin na wala pong pagrelasyon o hindi po nagkaroon ng pagtatalik itong si Jose at si Maria. Pero itinuring na lahi ni Jose at si Jose naman ay nagmula kay David patungo kay Abraham. Verse 17, sa makatwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham ay hanggang kay David ay 14, mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salinlahi, at mula sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na din na lahi. Kung makita natin ilang taon ang lumipas hanggang si Kristo ay isinilang mula kay Maria pero sa linya ni Jose. Sa kabilang banda naman, yung linya naman ni Maria, dito naman sa ating babasahin sa Luke chapter 3, verse 23 to 28. Tignan nyo ang sabi, si Jesus ay may gulang na 30 taon na magsimula sa kanyang gawain. Si anak siya, ayon sa pinalagay kay Jose. No, alam natin, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, hanggang mababasa natin sa verse 34, ganito ang sabi, no? Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tera, ni Nahor. Pansin natin, bumalik uli hanggang sa verse 38, ni Enos, ni Seth, ni Adan, ng Diyos. So mapansin natin na si Jesu Kristo, ang kanyang pagkatao, no, ang kanyang lahi, ay mula talaga sa royal ancestry, kapwa kay Jose at doon kay Maria. Pero alam natin, si Jose hindi siya yung ama niya, physical, sapagkat si Maria po ay nagdalang tao sa pamagitan ng Espiritu na ito'y mula sa Diyos. Pero kapwa siya nasa royal blood. So makikita natin, sa Gospel of Luke, si Jesus ay laman, lahi ni David. At ito siya ay anak ni David hanggang doon kay Abraham. So ano pong sinasabi rito? Tunay na itong si David ay anak ni David. Itong si Jesus ay anak ni David sa laman. No? Siya ay talagang lahi talaga ni David andun kay Maria. Ayon sa propesya, ayon sa hula.
Kaya si Jesus ay inapo ni David kapwa sa panig ng kanyang pamilya, sa kanyang ina sa laman at sa kanyang inaama na si Jose. So ang tanong ni Jesus ay hindi para sila ay magkaduda tungkol kay Jesus, kundi itatak sa kanilang isipan dahil hindi nila mayakap kung paanong anak ni David ay magiging Panginoon din ni David. So mayroon pong spiritual na dapat pangunawa. Ngayon, naunawaan natin kung paano ito nangyari sa atin, ito'y lumalinap sapagkat kumpleto na tayo sa banal na kasulatan, sa kapahayagan, sa revelation ng katotohanan. Ngayon naman tignan natin, so nakita natin ang Kristo ay anak ni David. Ngayon tignan naman natin, ang Kristo ay Panginoon ni David. Panginoon naman. Bakit po sabi natin Panginoon? Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya'y isisilang sa pamagitan ng laman. Pero ang kanyang ama ay hindi sa laman, kundi ito ay gawa ng Diyos. So, alam ni David sa kanyang sarili dahil sa inspiration ng Diyos o ng Holy Spirit na siya mismo nang sabi niya, tinawag niyang Panginoon ang kanyang anak. Natingnan natin, si Kristo ay Panginoon ni David. Ayon sa propesya ni Nathan tungo kay David. Ito ang sinasabi sa Psalms 110 verse 1-7 na ating binasa, na ang Kristo ay ang Panginoon ni David. Maghahari sa kanang kamay ng Diyos, kapwa hari at saserdote magpakailanman itong si Jesucristo. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. Sinipi niya ang Psalms 110 verse 1-7. At tulad din ng mga pinopropesiya o pinangako ng mga propeta tulad kay Isaiah. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6-7, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwakas sa trono ni David at sa kanyang karian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagwa nito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. So hindi ito tumigil kay Solomon. Hindi mangyayari kay Solomon ito na siya tawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito'y tumutukoy na, tumukoy pa higit pa doon kay Abraham, ay kay Solomon, hanggang sa ating Panginoon, yan ay ang ating Panginoon, Jesucristo. Ito ang ipinangako ng propeta Isaiah. Ang Kristo ay anak. Siya ang makapangyarihang Diyos, everlasting Father. Ayon sa gobyerno ng walang katapusan, magpakailanman. Tulad din ng propesya ni Mikas. Micah chapter 5 verse 2, ganito ang pagkakasabi, ngunit ikaw, Bethlehem, na Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yan po ay si Kristo. Kaya tinawag ni David na ang kanyang anak ayon sa pangako ay tatawagin niyang Panginoon, sapagkat hindi ito tumutukoy kay Solomon kundi higit pa doon kay Solomon ayon sa mga propeta. So ang Kristong ipapanganak sa Bethlehem ay isang ruler, isang magahari na manggagaling mula sa eternity, mula sa walang hanggan. Sino ito kundi ang Mesiyas? Kaya ang tawag ni David dito, naunawaan niya,
siya'y Panginoon. Siya'y kanyang Panginoon. Si Jesus ay hindi lamang magiging ruler, hindi lamang isang ipinahayag ng propeta, ng mga propeta, si Jesus ay anak mismo ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. At ito'y tinatanggap at inaamin mismo ng ating Panginoon. Paano pong mangyari? Matignan natin sa bagong tipan, Matthew chapter 14 verse 33. Ang mga alagad niya at mga taong kasama niya sa bangka na nagkaroon po ng himala roon, nung makita nila na pinatahimik ni Jesus ang unos na kanilang kinatatakutan, ano po ang naging resulta? Verse 33, Matthew 14:33, sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, tumigil kayo, nagkakamali ko, hindi ako anak ng Diyos. Tinanggap niya yun. Pinabayaan niya na yun ang sambitin ng kanyang mga alaga sapagkat siya nga ang tunay na anak ng Diyos. At ganun din ang turing ni Jesus sa kanyang sarili. Gaya ng sa John 5:25, ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Nang tumutukoy dito, tinutukoy dito ay mga patay sa Espiritu na kapag narinig ang kanyang tinig, kanila itong maririnig. Marinig nila. John 10:36, sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na hinirang ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay lumalapastangan sapagkat sinabi ko, ako ay anak ng Diyos. Yan ba ang sabi na? Yan ang sinabi ni Kristo, anak ng Diyos. John 11:4, ngunit nang ito ay marinig ni Jesus ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Ito'y tumutukoy kay Lazarus. Na ang sabi ng kanyang mga kapatid, patay na siya. At siya'y nagkasakit. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. So yung tinanggap ni Jesus at inangkin niya Jesus na siya'y anak ng Diyos. At siya din naman na ipinuproklama ng mga iba. Mismong ang Diyos, mismo ang Ama, tinawag niya si Jesus na kanyang anak. Matthew 3:17, ganito ang sabi. Noong bautismuan siya, nabukas ang langit at ito'y namasdan at nasaksihan ni Juan Bautista. Ang sabi sa verse 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na lulugod. Yun ang sinabi ng Ama mula doon sa langit. Nang bautismuan si Jesus, may tinig na lumabas at nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Ganon din sa Matthew chapter 17 verse 5. Ganito ang sabi, samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap. Ito po ay sa transfiguration. At may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Yun ang sinabi ng Panginoon. Narinig ito ni na Pedro, Juan at ni Santiago na tinig mula sa langit. Mismong si Pedro, pagdating po sa kanyang confession, ang tawag niya kay Hesu Kristo sa Matthew 16:16, sumagot si Simon Pedro na sinasabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ganon din sa Mark chapter 1, nung ideklara ni Marcos kung sino si Jesus, ang sabi niya, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo, ang anak ng Diyos. So, makikita natin, mismong si Apostol Pablo, ganon din ang kanyang deklarasyon. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 7, ang sabi ni Pablo,
magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na siyang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili na kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kilala ni Pablo si Jesucristo, bagamat siya po ay isang Diyos, ngunit hindi niya ipinagyabang para ipantayan ng Diyos Ama na siya ay Diyos din. Kundi sabi ni Pablo, siya ay nagpakumbaba, siya ay naglingkod sa mga tao, higit pang alipin, at ibinigay ang kanyang buhay. Nakita natin na itong si Jesus ay Panginoon ni David sapagkat siya ay Diyos. Natural naman na siya tawaging Diyos o Panginoon. Si Jesus ang hari ng mga hari. Taglay niya ang autoridad. Matthew 28:18, nung siya muling nabuhay na, ang sabi ng Panginoon, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, sapagkat siya po ay Diyos. Lahat ng bagay, kasama si David na nasa langit, ay sumasailalim sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang autoridad. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23, kanyang isinagawa ito kay Kristo na ang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay ay pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamalaan, kapangyarihan at pag-aari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At siya ay nagahari sa lupa, Revelation 1:5. At mula kay Jesucristo na siyang saksi tapat, ang panganay mula sa mga patay at mga pinuno na mga hari sa lupa doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. 1 Timothy chapter 6 verse 14 to 15, na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipapahayag sa takdang panahon siya ang mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ay si Hesukristo tunay. Na bagamat anak ni David, kanyang ina po nagmumula sa kanyang angkan, ngunit si David ay nagmumula rin sa Diyos na si Jesucristo ang kanyang Panginoon. So, ang New Testament, ang Bagong Tipan, ay malinaw na nagdideklara ang nagdideklara tungkol sa pagkahari, pagkapanginoon ni Kristo. Kaya nga, ito hindi maunawaan ng mga religious people. Ang alam nila ay pang-pisikal at laman lamang. Ngunit, mas malawak pa ang salita ng Panginoon na kanilang ipinapangaral, hindi nila naunawaan. Kaya nga po, inililigaw nila ang mga tao, ang bayang Israel. Walang sumampalataya sa Kristo sapagkat hindi nila naituro na si Kristo mismo ay darating at yan ay nasa Panginoon. At tayo, sino bang mga ngaral ngayon na alam ng banal na kasulatan na hindi tuturo na si Jesus ang Kristo ang tanging tagapagligtas at hindi ang anumang mga paraan ng kaligtasan na ginagawa ng mga tao? Hanggang ngayon, sa ating panahon, marami pa rin ang naniniwala
na may Diyos na tagapagligtas, pero hindi nila matanggap na ang tagapagligtas dumating na, nag-alay na ng kanyang buhay, namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng bawat taong sumasampalatay sa kanya. Hindi ito na ituturo ng maraming mga ngaral, kundi ang tinuturo ay mga prosperity gospel, tinuturo paano build up ang iyong pagkatao, paano ka magiging magaling na presidente, paano ka magiging magaling na lingkod, pero hindi pinaturo ang espiritual na kahulugan ng kaligtasan. Kaya ito ang kasagutan ng palaisipang ibinigay ni Jesus sa mga eskriba. Hindi nila maunawa. Ang Kristo ay anak ni David sa bisa ng kanyang pagkakataong tao sa nainapo ni David. Ang Kristo ay Panginoon na Panginoon ni David sa bisa ng kanyang eternal deity, sa kanyang eternal na pagka-Diyos na maghahari hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan. At sa kaulian, isinulat ni Pablo na si Jesus ay anak ni David ayon sa laman. Tignan nyo sa Romans 1:3, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Yan ang sinasabi. Pero, siya rin ay anak ng Diyos, ay pinatunayan sa kanyang muling pagkabuhay, resurrection, that itong si Jesus Christ, bagamat anak ni David, ay anak ng Diyos na pinapanginoon ni David. Romans 1:4, at ipinayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesus Kristo na Panginoon natin. Balikan ng 3. Ang sabi sa 3, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David, ayon sa laman. Kita natin, anak ni David, ayon sa laman, ngunit siya po'y anak ng Diyos sapagkat siya po ay muling nabuhay. Sino makagawa nun maliban ang Diyos? Hindi lamang tamang tawagin ni David, Panginoon ang kanyang anak, kundi tayo man. Dapat din tayong sumampalataya na si Jesus ay nagkatawang tao, ngunit siya'y Diyos na dapat nating sampalatayanan na ating tagapagligtas. Tinanggap na ba natin, tinanggap mo na ba ang anak ni David na si Jesus bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas upang maglingkod sa kanya? Tinanggap mo na ba? Marami po ang sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 6 verse 46. Maraming naniniwala sa kanya, tinatawag siyang Panginoon, pero hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng langit. Bakit po? Ito pong sagot ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Hindi nila magawa sapagkat ang isipan nila ay laman. Ngunit si Jesus ay kailangang unawain sa Espiritu upang matanggap mo siyang Panginoon, nagkatawang tao na siyang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, ito ang tanong. Si Jesus ba ay tao para sa iyo? O si Jesus ba ay Panginoon na tagapagligtas mo? Nawa maging tagapagligtas mo siya at hindi lamang kwento ng Christmas, kwento ng Kwaresma, kundi kwento ng buhay. Si Jesus ang iyong buhay at buhay na wala hanggan. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita sapagkat ang salita ninyo ay spiritual at ito'y maunawaan lamang sa spiritual na paraan at hindi po sa laman. Dalangin namin, Ama, na sana lahat po ng mga nangangaraling salita ay pinapangaral si Jesus bilang Panginoon at hindi lamang bilang tao. Sapagkat kailangan paniwalaan si Jesus ay nagkatawang tao, ngunit dapat ding paniwalaan na si Jesus ay Diyos na namatay sa krus para sa katubusan ng tao. Sapagkat dito lamang maliligtas ang makasalanang taong tulad namin, tulad ng lahat ng tao. Kaya Lord, salamat po sa iyong salita na nagbibigay linaw upang maunuan ito tungo sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. Jesus name.